What's up guys? Magandang araw sa inyo. Magpapalit ulit tayo ng coolant guys. Eto, Phoenix ngayon ang gagamitin ko, hindi yung Preston dahil wala tayong mabilhan na shop ngayon, puro sarado. Eto lang ang available na nakita ko guys. Saka syempre eto panghugas. Absolute. Distilled water ang gagamitin natin guys. Intro muna tayo guys. Unang gawin natin, tanggalin muna natin to, itong clearings niya. Ang pagtanggal dito guys, tusukin nyo lang to sa kanyo ilabas yan. Saka dito guys, open na lang muna natin to. Ito merong isa dito, saka clip dito. So nakikita nyo guys, okay na, pwede na siyang tanggalin. Susunod guys, tanggalin nyo to. Ito guys, tapos meron siyang lock dito guys. Be sure na pag tinanggal nyo yan, yung hose na yan, yun, ito yung arrow na yan, dito sa baba yan. Kapag katinanggal nyo at mamaya ibabalik nyo, ganun din ang itsura nya guys. Ayan. Then eto, huwag nyo muna itong bubuksan, kailangan bawasan nyo muna dito gamit ng 8 guys. Eto guys, etong nasa ilalim na to. Parang umiikot guys, hindi nya kaya. Akunin natin yung socket. Socket ang gagamitin natin dito guys. Yan. Guys, kung mapapansin nyo, hindi siya gaanong tumutulo kasi hindi pa ito nakabukas. Buksan nyo ito muna guys. Kapag nabuksan nyo na yan, lalabas na yung coolant nyan. Ito na guys, yan. Ganun lang guys, step by step. Kasi medyo may corrosion na guys, iba na yung kulay. 52,000 na itinakbo ng motor ko. So pangalawang palit ko na to, pangalawang palit ng coolant ko. So kailangan na talaga siyang palitan. Tapos guys, eto naman,
Katapos guys, takpan nyo muna, takpan muna natin to. Tapos saka natin siya hugasan na ano guys. Ito na yun, yung absolute. Dapat yung distilled water lang ang ilalagay nyo guys, absolute. Ito pwede na to, absolute. Katapos nun guys, andarin natin siya ng 10 minutes guys, para yung tubig mag circulate. Takpan muna natin. Then na guys, may 10 minutes na, patay na natin. Tanggalin natin yung tubig na pinagbanlaw natin guys. Okay na guys, balik na natin. Guys, ito na yung lalagay natin, Phoenix radiator coolant. Punuin lang natin siya guys. Ayan, makikita niyo siya guys, puno na. Ihigain lang siya ng ganyan, isa, dalawa, tatlo. Ayan guys, so makikita niyo nagbawas siya guys. So dagdagan ulit natin. Kita nyo guys, puno na naman. So try na naman natin i-side ulit. Isa. So nakita nyo guys, nawala na naman yung tubig coolant na nilagay ko. Dalawa. Tatlo. So lagyan ulit natin guys. Yan guys, makikita nyo puno na naman yan. Taob ulit natin siya, igilid natin siya. Meron pang konti guys, dalawa. Ayun, tatlo. Nagbawas na naman guys, so dagdagan ulit natin. Dagdagan nyo lang ng dagdagan guys, tapos i-side nyo lang hanggang sa mapuno siya ng todo. Isa, dalawa. Yun, meron pa. Tatlo. So nagbawas pa rin siya guys. Side na naman natin ulit guys. Meron pa. O yan guys, meron pa ha. Nakikita nyo, tatlo, dalawa, tatlo. So nagbawas pa rin guys. Try natin inside dito.
sa uy bawas guys, kita nyo guys, bawas pa rin. Dalawa, tatlo, okay na guys, okay na yan. Ihiga nyo lang siya ng pakaliwa guys, hanggang sa mawala yung bula para mapuno yung radiator. Okay na, okay na guys, wala na tayo nakikitang bula. Takpan na natin ang pagtakip guys, ganito. Itong 1.1 dapat pupunta dito sa kabila, ikot siya dito. Ang susunod naman natin lalagyan guys ay yung reserve ng coolant, yung lalagyan dito sa taas. Kasi kapag kulang to guys, magbiblink to, lalabas yung sensor niya na sabihin kulang. So ito ngayon ang lalagyan natin, dapat punuin natin to. Walang natira guys, isang litrong coolant, sakto lang siya, saktong sakto lang, 1 liter lang talaga ang kailangan. So okay na yun guys, punas-punasan na lang natin ng konti. Ito guys, gaya nga ng sabi ko, yung araw na to pababa, kaya nilagay dito sa baba. Eto, makikita nyo guys, ito, itong guhit-guhit na to, eto, iikot yan, ayan, paikot yan guys, paikot yan, paikot yan dito sa taas, para kapag tinakpan natin itong hose na to, makikita nyo itong hose na to guys, kapag nag overflow yan, dito dadaan yung coolant, dito yan, dito dadaan yung coolant. So kaya ang araw na to guys dito, kaya makikita nyo guys yung nakasulat dito is hose. Eto, nakatutok ngayon siya dun sa baba, ayan, so ganyan. Kasi ito tayong hose guys, ganyan ang tamang paglagay na ito guys, ayan, gaya na sinabi ko kanina guys, may tamang alangan, idiin nyo ng idiin, ayan, okay na yan guys, ayan. Kung makikita nyo, nakatutok yung arrow dun sa hose. Ito yung overflow niya kapag ka umiinit, saka kapag ka sobra yung kulat na nilagay nyo guys, kasi umiinit yan, kapag umiinit yan, nag-overflow yan. Takpan na lang natin, takpan na lang natin. Make sure guys na kapag ka hinigpitan nyo to, kailangan yung hindi siya tumutulo para hindi magbawas yung kulat nyo guys. Eto, wala nang tulo guys, pero malalaman natin yan mamaya pag pinaandar ko. Andarin natin guys. Ayan, umaandar na siya, antay na lang natin guys kung wala nang tutulo dito. Pag may tumulo, ipitan lang natin. Pero okay na siya guys. Sa tingin ko guys, okay na. Hindi na tumutulo. Pwede na natin isara guys. Kung paano natin tinanggal to kanina guys, ganun din ang pagbalik. Yung mga bago-bagong kakalikot sa mga motor nila guys, especially sa FI, ito malaking tulong sa inyo to guys. Pwede nyo i-apply to
kahit kayo lang, hindi nyo nadaling sa kasa. At least alam nyo na kung paano siya palitan ng coolant. Ganun lang naman kasimple guys, hindi naman siya mahirap gawin, basta sundan nyo lang yung ano, proseso kung paano yung umpisa lang guys, kung paano natin tinanggal kanina, ganun din natin ibabalik guys. Kung makikita nyo guys, hindi ko na nilagay yung dito sa ilalim kasi kapag nilagay pa natin to guys, mahirap baklasin, lalo na kapag nangalawang yan, mahirap baklasin yun guys. Yun, mali pala. So yan guys, mukhang hindi naman siya tumutulo. Yung mga nagbabalak yan guys na magpalit ng coolant, especially dun sa mga umabot na ng 24,000 ang odometer nila, pwede na kayo magpalit guys. Ang prefer ko lang na gamitin nyo, pwede yung ano, Preston, o kaya itong Phoenix radiator coolant. Ito actually ngayon ko lang itatry to eh, pero okay naman sabi nung mekaniko, okay naman daw to. Pero gusto ko talaga yung Preston kasi nagamit ko na siya ng actually ito guys, pangalawang ano ko na to, pangalawang palit ko na ng coolant to. So ito yung pangalawa ko, yung una Preston, umabot din siya ng ano, 50,000 kasi nung una yung stock niya is 24,000, so napaabot ko siya ng 52,000 pala. So hindi ko kasi namalayan guys. So ito ngayon ang pangalawang ginamit ko kasi wala akong makitang bukas na shop, ito lang nakita ko. So far ano naman siya, ready mix naman siya, ready to use, wala ka nang dadagdagang tubig. Sana makatulong to sa inyo kung paano ko ginawa, paano ang pagkalas, paano ang paglagay ng coolant at pagsara. Sana ganun din, panoorin nyo lang to guys pagka gusto nyo ano, sana makatulong to. Ito guys, panoorin nyo lang yung unang palit ko guys, ilalagay ko na lang doon sa baba, yung link sa baba ng video na to, para makita nyo kung paano, ganun din ang paglagay ko so far. Pero ang ginamit ko lang is Preston. So, tignan nyo na lang guys doon sa baba kung anong mas gusto yung gamitin, Preston or itong Phoenix. Pero kung ako sa inyo, Preston okay na kasi subok ko na, ito susubukan ko pa lang. Salamat guys sa pag-nood. Please subscribe. Pa-subscribe na lang guys. Share and like sa mga videos ko. Sana nagustuhan niya guys yung video ko, yung tutorial kung paano palit ng coolant. At subscribe na rin sa channel ko guys. Sana nakatulong ko sa inyo. See you next vlog guys, don't forget to like, share and subscribe to my channel.